magandang gabi sa bawat isa. Kamusta naman po? Ano ba ang kalagayan ng bawat isa sa atin? Bago po tayo mag-umpisa at manalangin, mag-aral ng salita ng Diyos, muli po namin kayong nire-remind na kung gusto po ninyong maki-join sa atin sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, please, i-share niyo po ito sa mga kaibigan niyo. Huwag niyo lamang po i-share ito sa inyong page. Pwede niyo pong i-direct share ito sa mga messenger na mga kaibigan niyo. At naniniwala po kami kung paano kayo natatouch ng bawat salita ng Diyos. Kikilos din po sa bawat isa sa kanila ang Panginoon. Ano nga ba ang kalagayan ng bawat isa sa atin? Yung iba, sakto lang. Yung iba naman, may mga kakulangan. Yung iba naman, may mga pinagdadaanan. At yung iba ay nakahanglang, naghihintay sa katubunan ng Panginoon. May karamdaman, may mga problema sa buhay. Sabi nga po sa devotion natin kaninang umaga sa Amos 5 na seek me and live. Napakaganda at napakalalim na as we seek God, ano man ang kalagayan nyo ngayon, ito lamang po ang ating kailangan gawin. We seek God. At pagkatapos nun, we will live. Ano man po ang ginagawa ng kaaway, hindi po ito magpa-prosper sa buhay natin. Kasi meron tayong Diyos na makapangyarihan. There is power in the name of Jesus. Dahil sa pangalan ng Panginoon, we can be victorious. We can be victorious. Kayo man po ay nalulungkot, kayo man po ay may fear, kayo man po ay may anxiety ngayong gabi. Palitan po natin lahat ito. Ilagay po natin sa isipan natin that there is power in the name of Jesus. That in the name of Jesus, there is victory. There is victory. There is victory. Amen po ba? Lagay po natin lahat ito sa ating puso't isipan. Samahan niyo kami sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at pagpupuri. At awitin po natin yung See a Victory.
turning for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Amen. We will going to see a victory. Dahil yung battle belongs to our Lord. Ano man yung sa tingin natin ngayon, hindi maganda. Pero inaalaw ng Panginoon to dahil may purpose siya. And He meant it for good to all of us. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito. Sa pagsama mo sa amin, unang awiting pa lamang, Panginoon, ay nakikita na namin, Panginoon, na yung hope na we will be victorious, Lord. Ano man yung battle na kinakaharap namin, ano bang battle yung pinagdadaanan namin, Panginoon, we believe and we are putting our hope to you, Lord God, because there is power in your name. There is victory in your name, Lord God. Marami pong salamat sa assurance na ito, Panginoon, na ikaw ang aming katagumpayan. Magtatagumpay kami dahil kasama ka namin. Magtatagumpay kami dahil uunahin ka namin. Magtatagumpay kami sapagkat pinagtagumpayan mo na ang lahat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinararangalan ka namin, Panginoon. Ngayong gabi, dinadalangin namin yung mga request ng mga kapaniran na patuloy nga, O Diyos, na kumilos ka sa buhay ng mga kakilala namin na ngayon ay dumaranas ng mga pangangailangan, ang mga magulang nila ay may karamdaman, Lord. Tinataas po namin ang nanay ni Pastor Dindo na kung saan ngayon ay naka-confine sa orthopedic, Lord God. Dalangin po namin na tulungan mo po siya, na makayanan niya yung operation na gagawin sa kanya. At dinadalangin namin, Lord, yung provision mo para sa kanilang pamilya. Panginoon, nakikita mo yung kalagayan nila. They need to raise 170,000, Lord God. Pero alam namin, O Diyos, ikaw po ang magkakaloob nito sa kanila. Ikaw yung gagawa ng paraan para sa kanila. Dinadalangin din namin yung nanay ni Ate Finn, na asawa ni Pastor Choi, Lord, na ngayon ay nasa hospital din dahil nadulas din, Panginoon, Lord. Tulungan mo rin siya na makarecover kung anuman, Panginoon, ang mga gagawing procedure sa kanya. Pinadalangin namin yung traveling mercy mo kay Pastor Choi at Ate Finn papunta dito sa Manila. At sa mga kasamahan po namin, Panginoon, na dumaranas sa mga karamdaman, O Diyos. Ang anak ni Mami Paz sa Nueva Vizcaya, Panginoon, na ngayon ay naka-quarantine, Panginoon, dalangin ko yung pag-iingat mo sa kanya. Kasama ng buong sambahayan, Panginoon. Yes. Lord, yung pag-iingat mo ang mag-cover sa kanila, Panginoon. At sa mga iba pa naming mga kasamahan na may mga naka-quarantine din, Panginoon, or may karamdaman din, Lord, ipadama mo yung assurance, Lord, ng kagalingan sa kanila dahil
Victorious kami, Panginoon, dahil may kapangyarihan sa iyong pangalan. Marami pong salamat, O Diyos, sa pagpapagalingin mo, pagpapagaling na gagawin mo sa bawat isa at sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na yung mga kasama namin, Panginoon, sa araw-araw na devotion na ito, O Diyos. Patuloy kaming humihiling, patuloy kaming humihingi ng iyong pag-iingat at paggabay kasama ng aming buong pamilya. Yes. Sa bawat frontliners, Lord, sa mga doctors, Lord, na ngayon ay pakunti na ng pakunti ang mga nag-duty, ang mga nurses, Lord. Panginoon, tulungan mo sila, bigyan mo sila ng strength, pataasin mo yung immune system nila. Amen. At yung focus nila, Panginoon, ay lagi mong i-remind sa kanilang puso't isipan ang kanilang paglilingkod. Nawa, ang bawat paglilingkod nila ay maging kaaya-aya sa iyong harapan at ikaw po, Panginoon, ang magkantimpala at mag-ingat sa lahat ng frontliners, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord, sa mga nagtatrabaho ng face-to-face, Lord, na nagsasakripisyo, tinataya ang kanilang buhay para makapaghanap buhay lamang. Dalangin namin na ingatan mo sila at ikaw pong magpala sa kanila. Sa battle namin, Panginoon, ngayon, patuloy kami na humihingi ng iyong awa, ng iyong grasya. Sa pag-aaral namin ng salita mo, Panginoon, nawa makita lagi namin, O Diyos, at maginig lagi namin yung mensahe mo sa araw-araw, O Diyos. At maging kalakasan ito ng aming buhay. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po. Kayo po ba ay nakapag-isip na kagabi ng inyong mga pangarap na hindi pa natupad or hindi na natupad? Katulad ni David, paano ba kayo magre-respond? Ang ginawa ni David, tinanggap niya at siya ay nagpuri sa Panginoon. Nawa tayo pong lahat kagabi ay napag-isip-isipan kung ano ba yung, anong pa nga ba ang mga gusto ko? Ano pa nga ba ang mga minimithi ko? Sumasama ba ang loob ko sa Panginoon that despite na ako'y naglilingkod sa Panginoon, pero parang hindi ko nakikita na pinagpapala pa ako ng Diyos. Nawa, ang ehemplo ni David ay matularan natin na sa kabila ng lahat, matuto tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa 2 Samuel ngayong gabi, ano naman ang nakalaan para ngayong gabi na aral mula sa kwento ni David? Okay. Ang hirap ng salita ng nakamas. Okay, magandang gabi po mga kapatid. Gaya ng ating mga napag-aralan, isa sa matibay na katibayan kung bakit si Haring David ay dating isang shepherd boy, pero siya na ang naging hari ng Israel. Dahil ang isang katotohanan doon, the Lord was with David. I think yun po yung kailangan nating maranasan, na tiyakin natin na tayo ay pinapatnubayan ng ating Panginoong Diyos upang tayo rin ay patuloy na magtagumpay. Naalala ko kagabi, binasa ko sa 2 Samuel chapter 7, verse 9 hanggang verse 10. Ito yung sinabi ng Panginoon kay David. I have been with you wherever you have gone, and I have destroyed all your enemies before your eyes. So, nagtatagumpay si Haring David saan man siya magpunta, dahil ang Diyos ang kasama niya. Ang Diyos ang pumapatnubay sa kanya. Sabi niya, I have been with you wherever you have gone, and I have destroyed all your enemies before your eyes. Now I will make your name as famous as anyone who has ever lived on the earth. Yun po yung isang pangako ng Diyos kay David.
And ako po'y naniniwala, mga kapatid, na yung pangako na yon ng Diyos, na siya ang pumapatnubay, siya ang kasama ni David sa lahat ng kanyang pakikibaka. Si Lord din po ang ating tagapagtanggol. Si Lord din ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Si Lord din ang magbibigay sa atin ng kalakasan, karunungan. Siya yung gagabay sa atin upang mapagtagumpayan natin yung anuman yung ating mga pakikibaka sa buhay. Alam ko, marami po tayong mga kinakaharap na problema sa buhay. Number one po, yung patungkol sa kalusugan. Yung nga po, marami po ang nagkakasakit. Pamilya ang nagkakasakit. Mahalang gamot. Mahalang mga gamot. Mahal magpa-hospital kung kayo ay magpapa-hospital. Mahalang mga vitamins. So, tumataas ang mga bilihin. Hindi mo alam kung alin yung mga dapat mong unahing bayaran sa dami ng iyong dapat pagkagastusan o bayarin sa mga panahong ito. Ang dami nating mga kinakaharap na problema. Lalo na kung magkakaproblema pa sa relationship, sa mga pamilya. Nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan kuminsan. Ang hirap dahil halos sabay-sabay, sunod-sunod yung mga problema natin sa buhay. Pero kung uunahin nga natin ang Panginoon sa buhay natin, kasama natin siya, tutulungan niya tayo, gagabayan niya tayo. Katulad ng ginawa ni David, yung Ark of the Covenant, bilang nagre-represent sa presensya ng Diyos, sinikap niya na mailagay sa kanyang bayan doon sa Jerusalem, maibalik sa Jerusalem upang yun ang maging sentro ng pagsamba ng mga nasasakupan ni David. At sa chapter 8, mga kapatid, sa ating pag-aaralan sa gabing ito, tayo po ay nasa 2 Samuel chapter 8, no? 1 to 18 yung po yung pag-aaralan natin sa gabing ito. Makikita po natin, dalihan po. So, narinig nyo naman siguro yung ambulance dito sa likod bahay namin, sa karsada namin sa malapit, eh. Lagi kami nakakarinig ng ambulansya. Every time na kami nakakarinig ng ambulansya, talagang nagpo-post kami at pinagpipray namin na Lord, i-bless mo po yung pasyente na yon. So, makikita natin, sa lahat ng pakikipagdigmaan ni David, gaya ng pangako ng Diyos, si David ay nagtatagumpay. So, totoo po na binibigyan din namin, even doon sa ating inawit kanina, victory belongs to the Lord. Okay? Dapat po nating tandaan yan, itatak po natin sa ating mga isipan, sa ating mga puso, na ang katagumpayan ay galing lamang sa Panginoon. Okay? Kung wala po ang Panginoon, hindi tayo magtatagumpay. Wala tayong kakayahan upang labanan ang mga problema na maaaring dumating sa atin. Pero salamat na lang sa Diyos, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Kasama natin ang Diyos. Kaya po, tayo ay maaaring ding magtagumpay. Sa mga pagsubok sa buhay natin, lalo na kasama natin ang Diyos. Victory belongs to the Lord. Okay? At yun po ay makikita natin dito sa ating mga talata na pag-aaralan. Actually, naituro ko na po sa inyo, kapag ka nagbabasa kayo ng narrative or kwento at may napansin kayo na mga salita na inulit-ulit, ibig sabihin nun, repetition, yung po isang literary device na kung saan nagbibigay ng clue yung writer na yon ang gusto niyang bigyan ng emphasis. At kung papasinin po ninyo, dito sa 2 Samuel chapter 8, verse 6 and verse 14, makikita natin yung dalawang salita na inulit-ulit. No? Ano sabi sa verse 6? Sabi nito, so the Lord made David victorious wherever he went.
So ang Diyos ang nagbigay kay David ng tagumpay saan man siya pumupunta. Ano man yung mga pakikibaka ni David, sinasamahan siya ng Diyos. Inulit po yan sa verse 14. Tingnan po ninyo yung Bible ninyo. Sabi dito, in fact, the Lord made David victorious whenever he went. So, dalawang beses inulit, binigyan diin nung storyteller na ang tagumpay ni David ay dahil sa gawa ng ating Panginoon. Galing sa Panginoon ang tagumpay na nakamtan ni Haring David. Kaya kita niyo naman, si David, every time na nagtatagumpay siya, ibinibigay niya yung glory, ibinibigay niya yung pasasalamat, yung papuri at kalulatian sa Diyos. Makikita po natin yan sa verse 11. O, Lee, pakibasa mo nga yung 11 and 12. King David dedicated all these gifts to the Lord as he did with the silver and gold from the other nation he had defeated. From Edom, Moab, Ammon, Philistia, and Amalek, and from Hadadezer, son of Rehob, king of Joab. So, makikita natin, si David, every time na nagtatagumpay siya, at meron siya mga nakukuha na spoils of war na tinatawag, iniyahandog niya sa Diyos. Sabi dito, King David dedicated all these gifts to the Lord. As he did with silver and gold from other nation he had defeated. Ang maganda kay David, si Tay, di ba? Ibinibigay niya yung papuri, yung pasasalamat, yung paghahandog. Dahil kinikilala ni David na hindi siya nagtatagumpay maliban na siya ay samahan ng ating Panginoon. So, victory belongs to the Lord. Dito natin makikita yung ang tagumpay, meron tinatawag na divine factor. Okay? Ibig sabihin, may bahagi ang Diyos. Hindi po pwedeng walang bahagi ang Diyos doon sa tagumpay. In fact, si Lord yung nagbibigay tagumpay ng assurance ng katagumpayan. Ano man yung mga pagsumok natin sa buhay. So without God, we can do nothing. Dito makikita natin si David. Patuloy niyang kinilala, pinapupurihan ang Diyos ang nagbibigay sa kanya ng tagumpay. Dito sa Proverbs, merong dalawang verses na nabasa ako dito, no? Psalms 33, verse 17, sabi dito, a horse is a false hope for victory. So, ang mga kabayo ay isang huwad na pag-asa tungo sa tagumpay. Nor does it deliver anyone by its great strength. So, hindi ko mo marami kang sundalo, hindi ko mo marami kang armas, hindi ko mo malakas yung puwersa mo, sigurado yung tagumpay mo. No? Marami na tayong nabasa sa kasaysayan na hindi yun ang pinagbabasihan. Ako mo, marami silang mga sophisticated weapon, marami silang mga sundalo ay o kaya chariot or anumang mga uri ng modern warfare during that time, hindi garantisado yun. Sabi rin sa Proverbs 21:31, the horse is prepared for the day of battle, but victory belongs to the Lord. So, emphatic yun, no? Victory belongs to the Lord. So, without God, we can never experience victory over our battles in life. So, yun po yung diin dito, no? Na kung saan hindi tayo magtatagumpay kung hindi natin i-involve ang Diyos sa ating mga buhay. Pero kung kasama natin ang Diyos, no?
Hinahayaan natin siya na manguna sa buhay natin. Hinahayaan natin siya na ipagtanggol tayo kung tayo man ay naaapi, kung tayo man ay minamaliit, kung tayo man ay may mga taong nagtatangka sa buhay natin, ang Diyos ang magtatanggol sa atin. Hindi kinakailangan natin tayo maging higanti, kundi si Lord ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Now dito, makikita natin yung divine factor. Apart from God, we can never win the battle. Ngayon, hindi naman po pwedeng God factor lang or yung divine factor lang. Meron din po tinatawag na human factor. Kasi hindi mo mararanasan yung tagumpay kung hindi ka makikipag-cooperate sa Diyos. So ang Diyos, gumagamit siya ng mga tao para ma-accomplish yung purpose niya. Okay? Sa pagkakataong to, ginagamit niya si David at yung kanyang mga tauhan upang sila ay kasangkapanin ng Diyos upang magtagumpay sila sa kanilang mga kalaban. So, ang tawag dito, kung kanina, divine factor, ito naman yung human factor. Okay? Kasi nga, ang Diyos gumagamit ng mga tao upang ipagpatuloy yung kanyang pakikipaglaban. So, dito, makikita natin yung David's military victories. Through, number one, David's military victories through courageous leadership. Okay? Mapapansin po ninyo, dito sa verse 1, verse 2, verse 3, verse 10, and verse 13, sa chapter 8, binanggit po yung mga lugar na kung saan si David ay nagtagumpay. Nagtagumpay si David sa Gat, sa Moab, sa Soba, sa Arameans, sa mga Edomites. Okay? So doon makikita natin si Lord ang nagbigay tagumpay kay David, no? Sa mga taga-Amon, taga-Pilistya, at saka sa mga taga-Amalek. Binanggit din po yan sa verse 12. Makita natin, because of David's courageous leadership, nagtagumpay si David dahil sinamahan siya ng Panginoon. So si Lord, ginamit niya yung katapangan ni David upang labanan yung kanilang mga, di ba po, malapit ng eleksyon. First time mong boboto na. Kilala mo na ba yung boboto mo? So nanonood po si Pauline ng debate, no? Doon sa mga interview sa mga presidential balls. At nakikita ni Pauline mukhang nagbabago pa yung kanyang desisyon dahil first time niyang boboto eh. Pumila siya ng alas 12 na galingal. Actually, mga kapatid, kung ako'y pipili ng isang leader, ang hahanapin ko yung katulad ni David na courageous, may katapangan sa pagharap sa mga problema, no? Hindi yung konting problema lang eh sinusukuan na kagad. Yung mga hamon, yung alimbawa, yung mga yung mga challenges bilang isang pinuno, no? Aba, eh kailangan maging transparent, maging honest ka, maging courageous ka para harapin yung mga problema. Hindi yung pag may problema na, eh, nawawala, o tumatakas, o... Ayaw na na. Ang hirap ng ganun, yung iiwan ka sa ere. Pero si David, mga kapatid, yun ang isang katangian kay David. Matapang na mandirigma si David. Pangalawa, hindi lang courageous, mga kapatid. Si David, makikita rin natin yung kanyang pagiging yung victories niya, David's military victories through servant leadership. Saan natin makikita yan? Verse 15. Yeah. Basahin na, sita, pakibasa mo nga yung verse 15, servant leadership. Servant. So David reigned over all Israel and did what was just and right for all his people. Yan. So makikita natin si David bilang isang pinuno, no?
na namumuno sa buong Israel. No? Sa bayan ng Israel. Dati, nahati pa nga itong Israel. Yung Judah at saka yung Israel. Pero ngayon, makita natin, tinawag na all Israel. Ibig sabihin, isang bayan na lang ang Judah at ang Israel during the time of David, na unite niya yung North and South. No? At ang sabi nito, si David, he did what was just and what was right for all his people. Umiral dito yung kanyang pagiging servant leader. Na kung saan, ginawa niya bilang isang lingkod yung kung ano yung matuwid at nararapat para sa kanyang mga nasasakupan. So maghanap tayo ng leader, no? Na may kakayahan na gawin yung makatarungan at gawin yung nararapat para sa sambayanan. Hindi sa pansariling kapakanan. Kung hindi, yung sa kapakanan ng kanyang nasasakupan o yung nasa kapakanan ng mga mamamayan na kanyang pinamumunuan. So si David, yung kanyang pagiging servant leadership. Kaya si David, pinagpala ng Panginoon dahil ito yung isang katangian ni David na ginawa niya nung siya ay namumuno bilang hari ng Israel. Lang lagi niyang iniisip ano ang sakapakanan at ikabubuti ng kanyang nasasakupan o ng mga mamamayan. So, marahil sa gabing ito, no? Nagkakaroon kayo ng idea. Sino ba sa mga presidential ang merong magandang track record na mga nagawa para sa sambayan ng Pilipino? Hindi yung makikita mo lang kapag ka election na. Pero wala kang makitang track record sa mga nagawa niya. Lalong-lalo na sa panahon ng mga kalamidad, sa panahon ng mga sakuna, sa panahon ng pandemya, nasaan itong mga leader na ito at ano ang kanilang naitulong para sa sambayan ng Pilipino. Hindi yung como eleksyon, eh doon lang sila nagpapakitang gilas at umeepal. Si David, hindi lang po courageous leadership. Pangalawa, servant leadership. Pangatlo, nakita ko rin po dito yung humble yung kanyang leadership. No? Hindi komo siya na ang hari ng Israel, pero meron siyang, meron pang mas superior sa kanya. At yun po ay walang iba kundi ang Diyos. No? Yung humble leadership ni David. Saan po natin makikita ngayon? Sa verse 11 pa rin po. Sabi ron, King David dedicated all these gifts to the Lord, as he did with silver, with gold, from other nations he had defeated. So mataas ang pagpapahalaga ni David sa Diyos. Yung paggalang ni David sa Diyos. Yung pagkilala ni David sa Diyos. Yun ang isang sikreto ng isang leader. Yung bang, kapag may takot kasi sa Diyos, no, hindi siya makakagawa ng masama. Hindi siya gagawa ng injustice, hindi siya gagawa ng wickedness, kasi meron siyang takot sa Diyos. No? Pang-apat, at ito po yung isa sa mahalagang ingredient kung bakit si David ay nagtatagumpay, alam nyo, bukod si David, meron siyang una 400 men, di ba, naalala nyo, 400? Na kung saan itong 400 men na ito, tinry ni David doon sa Cave of Adullam. Pagkatapos, nakipagdigma sila sa kila. After nung ma-defeat nila yung mga intruder doon sa kila, naging ilan yung sundalo ni David? Naging 600. Okay? Naging 600. And nung nagtagumpay na si David, nung kukunin na niya yung Ark of the Covenant, ang sabi ng Bible, meron na si David na 30,000
elite soldier. So, from 400, naging 600, pero umabot na sa more than 30,000 soldiers ang naging sundalo ni David, lalong-lalo na nung naging hari na siya ng Israel. At dito, makikita natin isang katangian ng isang leader. Ang tawag dito ay shared leadership. So dito, binuuna ni David yung kanyang tinatawag na mga kabinete. The people around him. No? Ito yung mga taong naging katuwang ni David sa kanyang pamumuno. Binanggit sa verse 16 to 18. No? Una, sabi rito, Joab, the son of Zeruiah, was commander of the army. So si Joab yun. And then si Jehoshaphat ay naging royal historian niya. So mahalaga pala yun, no? Royal historian. Ibig sabihin, yung documentation. Probably, kaya meron theory na bahagi nitong 1 Samuel, 1 Chronicle. So, ang isang theory, posibleng si Jehoshaphat ay may participation dito. Dahil siya yung parang nagsisilbing royal historian. No? Dino document. Secretary. Yeah, parang secretary of the president, something like that. O secretary of the king. Siya yung nagdo-document ng mga kaganapan sa palasyo. Si Sadok at saka si Ahimelech. Naalala niyo si Ahimelech? Yung anak ni Abiathar. Yan, ni Abiathar. So Ahimelech, sabi rito, sila yung tinalaga ni David bilang mga priest. Okay? Mataas ang pagpapahalaga ni David sa mga priest. Unlike kay Saul, pinapatay niya lahat ng mga priest during that time. And Seraiah was the court secretary. So parang siguro iniisip ko, ito yung sa Department of Justice. Eh, no? Si Seraiah was the court secretary. And verse 18, Benaiah, son of Jehoiada, was captain of the king's bodyguard. So ito yung PSG, Presidential Security Group ni David. Sino ang leader? Si Benaiah. Benaiah. And last but not the least, David's son serves as priestly leaders. Tinalaga rin niya yung kanyang mga anak na maglingkod sa templo. Mga servant sa temple yung kanyang mga anak. Kasi nga niya, as much as possible, yung mga anak niya, gusto niya ma-involve sa paglilingkod sa Diyos. Di ba, Pauline? Similitude. Okay? So, again, mga kapatid, balansihin natin. Merong divine factor kung bakit nagtagumpay. Dahil victory belongs to the Lord, pero si Lord, meron ding human factor. Gumamit din siya ng leader. Gumamit din siya ng mga tao. Katulad ng mga sundalo ni David. Kaya sila nagtatagumpay kasi handun yung kanilang, unang-una, hindi lang yung loyalty to King David, yung kanilang loyalty to the God of David. Okay? Their loyalty to the God of David. Ngayon, anong application ito sa buhay natin, mga kapatid? Kung kasama natin ang Diyos, kung pinapatnubayan tayo ng Panginoon, at sasamahan tayo ng Panginoon, anuman yung mga pakikipagbaka natin, anuman yung pakikipaglaban natin, laban sa anumang problema na ating kaharapin, mga kapatid, victory belongs. Magtatagumpay tayo, mga kapatid, dahil kasama natin ang Diyos. Naalala ko, meron akong kwento dyan. May magkaibigan yung daga at saka yung elepante. Sabi nung daga, parang elepante, long time no see, kumusta ka na?
Oo nga eh, sabi niya yung elepante, tagal na natin hindi nagkita. O sabi niya, pwede ba tayong mamasyal? Sure! Ginawa ng elepante, binaba niya yung kanyang nose at gumapang doon yung kanyang kaibigang daga. Sumakay sa likod ng elepante. No? Habang sila po ay namamasyal, dumaan sila sa isang tulay. Eh yung tulay na yun, kahoy lang at saka medyo luma na. And then dumaan po yung elepante at saka yung daga. Sabi nung daga, grabe naman pare, ang tindi naman natin, biro mo. Habang tayong tumatawid doon sa tulay, napayanig natin yung tulay. Bigatin talaga tayo, no? No, nakita ko po doon sa kwentong yun, mga kapatid. Kahit anong liit natin, kung tayo man yung katulad ng daga, parang kulang yung iyong kakayahan. Pero kung kasama mo at nakasakay ka doon sa elepante, kahit na maliit ka, kahit mahina ka, kahit nasabi mo marami kang kakulangan sa buhay, pero ang kasama mo ay gasing laki ng elepante na kung saan kaya kang dalhin. Eh, hindi tayo dapat matakot. Gayun din po yung kalagayan natin, no? Dahil ang kasama natin, ang Diyos. Ang Diyos ng Israel. Ang Diyos ng Himala. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. The Sovereign Lord. Not only of Israel, but of all people. No? The King of Kings and the Lord of Lords. The Lord Jesus Christ. Who conquers everything, we can overcome. We can have victory in the Lord. Kaya nga, mga kapatid, ako po ay isang living testimony ng aking pamilya. Hindi kami exempted sa mga pagsubok sa buhay. Ang dami naming mga pinagdaanan sa buhay. Sakit, nagkasakit kami. Financial, dami naming naging problema sa financial. Relationship, ang dami rin naming naging problema sa relationships. Trabaho, problema sa trabaho, ang dami rin naging problema sa trabaho. Pero sa lahat po na yun, mga kapatid, na-overcome dahil kasama namin ang Diyos. At kayo rin po, mga kapatid, ma-overcome nyo rin yung mga pagsubok nyo sa buhay dahil kasama natin ang ating Panginoon. Siya yung magbibigay sa atin ng katagumpayan. Kaya nga, huwag kayong bibitaw sa Panginoon. Kapit lang. Sabihin nyo sa katabi nyo, sa mga kasama nyo, sa mga kasambahay nyo, kapit lang sa Panginoon. Kapit lang na sa Panginoon. Amen! Let's pray. Panginoon, salamat po. Dahil hindi ka nagbabago. Hindi. Ikaw noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na nagbibigay tagumpay noon, hanggang ngayon, at sa mga darating pa na panahon. Sa iyo manggagaling ang aming kalakasan, karunungan, kakayahan, upang mapagtagumpayan namin ang anumang mga pagsubok sa buhay. Lord, salamat dahil kasama ka namin. Panginoon, salamat dahil pinapatnubayan mo kami. Anuman yung problema namin, problema man ito sa karamdaman, sa kalusugan, kasama ka namin, O Diyos. Problema namin sa pananalapi, kasama ka namin, Panginoon. Problema namin, Panginoon, sa mga relationship, kasama ka namin, O Diyos. Mga problema may kinalaman sa kahirapan, gaya ng famine, tagtuyot, financial meltdown. Panginoon, kasama ka namin. Even sa panahon ng mga digmaan, O God, kasama ka namin. Hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Ano man ang mangyari sa buhay namin, dito sa mundong ito, Lord, meron pa kaming isa pang hinaharap, yung buhay na walang hanggan, kasama ka.
Kaya nga, Panginoon, we are so much excited dahil alam namin, secured na yung aming future. Our names has been written in the book of life. Salamat po dahil meron kaming kapanatagan, kapayapaan, dahil meron na kaming buhay na walang hanggan dahil sa aming kaugnayan sa aming Panginoon. Ano pa ang aming kailangan? Sapat ka, O Diyos, sa aming mga pangangailangan. Hindi ka nagkukulang, O God. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng katagumpayan. Kaya nga, patuloy namin dinadalangin yung mga may sakit, mga nasa ospital, binanggit ni Sister Olive, maging yung aking classmate na si Gemma, na nag-undergo ng procedure, ganun din kay Noemi, at sa kanyang pamilya na si Noemi ay nag-positive, at meron siyang tinik sa kanyang lalamunan na kinakailangang matanggal. Lord, I pray for miracle for my sister. Iparanas mo, Panginoon, yung kapangyarihan mo sa kanyang buhay bilang living testimony that you are the miracle working God. Panginoon, maghari ka at kumilos sa kanyang buong sambahayan. Pagalingin mo po siya. Panginoon, salamat sa mga kapatiran namin na nakalabas na ng isolation facilities, kaya ni Carol, salamat po sa kagalingan mo sa kanya. Sa aking sarili, O Diyos, I feel much better. Sila Tito Ben, Tita Judy, salamat po sa kagalingan ay pinagkaloob mo sa kanila. Kaya nga po, pagpalain mo po kami. Patuloy ka namin papurihan. Patuloy ka namin pasalamatan. Patuloy namin ilagak yung aming pagtitiwala sa iyo. Na ikaw ang Diyos na magbibigay sa amin ng tagumpay. Kailangan lamang namin maging courageous, maging humble, at kinakailangan maging sensitive kami sa pangangailangan ng iba. At i-share namin. Hindi namin kakayanin to kung kami mag-iisa. Kailangan namin ang tulong ng community, ng church. Lord, salamat po sa mga kapatira namin na sumusuporta sa ministry nito. Hindi magpapatuloy ang ministry nito kung wala ang social media team at yung mga kasamahan ko na nagtuturo. Salamat din sa church members namin na faithfully ay sumusuporta sa gawain ito, na sila yung nagko-contribute ng kanilang mga financial blessing para magpatuloy yung mga ganito ministry. Kaya Lord, pagpalain mo rin po ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo, Panginoon. At Lord, salamat din po sa mga kasama namin gabi-gabi sa devotions na ito. Nagsisilbi rin po silang pagpapala sa aming lahat. Kaya nga, sa iyo po ang papuri, luwalhati sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Lahat ay magsabi ng amen. So, sige po, dadako po tayo sa ating paggandog ng pagkain. Lord, hindi kami magsasawa na balik-balikan alalahanin yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Inialay mo yung sariling buhay mo para tubusin kami. Salamat sa iyong katawan na inialay. Kaya nga, habang kami kumakain, Lord, we remember your body has been sacrificed for our sins. Kainin po natin ang tinapay at magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Lord, thank you rin po sa iyong banal na dugo. Sapat na yung banal mong dugo para mapatawad kami at maging malinis kami sa iyong harapan. Salamat po sa iyong katapatan. Inom kami muli, tanda ng aming pagtanggap, pagkilala, at pagpapasalamat sa iyong ginawa para sa aming lahat. Mga kapatid, sabay-sabay tayong minum na may pasasalamat sa Diyos. Tanggapin natin yung kapatawaran, kagalingan ng ating Panginoon. Amen. Okay. Woo! Praise the Lord! Amen. Amen. So, tulungan ko na si Olive habang hinahanap pa niya. Pinagpipray namin, pagpalain ng Diyos, ang pamilya ni Faye, si Jeff, sa si Romans, si Brother Ahmed Capuyan, yan sa Ontario, Canada. Ahmed, mag-ingat ka dahil sa snowstorm sa inyong lugar. Si Michelle Kay,
si Paul, si Johan, si Mateo, si Antoinette Oralio, at si Ate Peli Aquino, maging ang anak niya na si Biggie. Pagpalain ka ng Diyos, Ate Peli. Thank you for joining us, Ate Ellen, Sister Ellen Ong, Tita Judy and Tito Ben, Sister Wilma Tamiing, si kasama lang lahat ng Tamiing, Brother Rex Agusti, Sister Glad, Brother William and Gwen Galano, Mylene Villafania, Stella Del Rosario, Ate Che Pugoon, kasama ng Pugoon family, Paul Jethro, Kay, Johan and Mateo, Tisha Ople, Yumi San, Kanet Panganiban and Kaboy, buong Panganiban family dyan sa ano dyan, Laurel, hello po sa inyong pamilya, Judith Pascual, thank you for joining us, Kuya Ray Gonzalez, Manny Million, Sayrin Tamiing, Sister Glenda Martin, Sister Susette Empainado, Kabet Del Rosario, Kabolong, Benedict, sana nanonood si Benedict, no? Mm-hmm. O anong oras siya, ba nasa team replay lang siya. Sister Jesusa Kulanay, Risa Poseido, and Mami Sean Poseido, Ka-Edith Neguia, Kuya Bobby, and Ate Percy, Emma Aguila and Pastor Elmer, hello po kayo dyan sa Batangas. Rachel Buligon, Mabel Makadangdang, Mamueng Ferrer, Jubes Lopez, Catherine Bautista, welcome Catherine Bautista, Sister Irene Luzon, Ate Joanne and Kuya Jerry at sa buong pamilya, Sister Zenny Baruga, Brother Augusto and Des Banganan, Mylene Cabigting, Mellary Lanusa at ang mga Lanusa family dyan sa Ordaneta, Sister Maridic Bellasenor, Amalie Paca, Jen Tiglao, Sister Josepa Kulanay, Mayan Almuente Lanusa, Ate Tess del Rosario, Sharon, Pastor Gilbert, Nanay Esther, patuloy po kayong palakasin ng Panginoon, and Tatay Cesar, Nanay Lagring, Magat, Sister Narisa Aduka, and Brother June, Katatang Dory del Rosario, Sister Cecilia Madroño, Nanay Violeta Bertuccio, dyan sa Batangas, San Juan, Mary Jane Deguia Perez, Rika Castillo, Zomi, Cas, Ate Zomi Castro, Darwin Centeno, Melody Lanusa, Mami Paz Daulayan, sino pa? Ganun din si Sister Weng Perer, nabanggit mo na. Si Ate Tess at saka si Ate Evelyn, Kuya Obet Gamboa. Yes, sila Joshua, si Jade, si Nathan, si Lucky Bear, si Luning Ning. Kailangan daw babanggitin mo si Lucky Bear. Oo nga eh. Sister Rosemary Sherbo, Rochelle Ocampo, Annalyn Flores, Ate Gemma Sumire, pinagpe-pray namin si Ate Gemma na nawa ingatan ka ng Panginoon habang inaalagaan mo yung pasyente niya na nasa nag-positive sa ospital. Okay, sino pa ang ating hindi? Amelito Hinete. Yes. I think Amelito Hinete, welcome po sa inyo. Ma'am Abet and Kuya Jojo. Hello po, thank you po sa inyong pagsama sa amin. Yon, wala na po. Yung iba po na hindi namin nabanggit. Yung mga nasa YouTube. Nasa YouTube. Mga team replay. Hello po sa inyo. Si Enrique So. Yeah. Si Emma. Si Emma, hindi namin nabanggit. Yon, si Sir Emma. Sana po hindi lang po kayo manood. Kumari po talaga, i-share po ninyo yung link natin sa mga kaibigan nyo, kamag-anak. You will never know sino ang ating maaabot kapag ibinabahagi po natin ang salita ng Diyos. Ang salita nga ng Diyos ay buhay at kalakasan. Amen. Amen. So thank you po. Good evening. And God bless. God bless. Don't forget to share, like, follow, and subscribe. Good evening po. God bless. Bye.
Ay, hindi nakakalimutan.